Professor, napakarami natin dito pwedeng i-harness, 'di ba? Na mga yung mga renewable energy o mga pwede natin magamit as renewable energy, 'di ba? So, ano ba yung mga ano kasi una, yung sa Ilocos, 'di ba, yung sa wind turbines nga, 'di ba? Oo. So, sa mga ano, sa mga water, mga solar, 'di ba? Paano wala ba tayong mga gano'n, na mga factory? Oo. We come to that. So, inano lang namin dito sa bandang Sentosa, no? Na talaga na ano niya, link na yung waste to energy technology sa recyclables na, no? So yun. So sinasabi nga nila rito, by 20 to 2040, may power mix na. But ang waste generation ng energy is around 6 to 7%. At least okay na rin yun. Mm-hmm. Na napapakita mo na yung WTC yes. Ay nakapag-generate ng energy. Mm-hmm. No? Ibig sabihin, palinis ka na, naayos mo yung paligiran mo, at may energy ka pa, may bonus ka na. Mm-hmm. No? So yun. Okay, so doable yan talaga, no? Kung magkakaroon ng maayos na cooperation at participation din, 'di ba? Lahat tayo dito. Eh pwede natin ma-attain o pwede natin itong marating, 'di ba? Oo. Siguro advice ko diyan yung mga textbooks sa DepEd diyan, gumawa sila ng materials sa ganitong situation in such a way na para pagdasal future natin, sa foresight natin. Even the materials that the children are reading are actually naano na yung technology doon. Yes. Ito na yung future na pupunta natin. Uh-huh. So, you are socially shaping the society for mm-hmm. these kinds of technology. Kasi, take note, ang hirap i-cross ng technology sa society. Mm-hmm. You really have to work hard for that.